ito'y po yung fishing ban na mangyayari. Yung mga kababayan po natin na hindi pa pwede talaga mangisda sa mga areas na yan. Sa ngayon po, hindi pa po nakababa ang fishing ban. And we're hoping na by early next week, siguro Monday or Tuesday, pag naipalabas na po ang resulta, sana po maganda naman ang kalabasan nito. Makitaan na yung mga substance na dapat wala doon sa mga samples ay hindi nakita. And then, yun po ang pagbabasihan ng local government unit para po makapag-desisyon sila kung may kinakailangan ng buksan ng mga areas na pwede na for fishing activity nang sa gayon ay makabalik na sa hanap buhay, lalo na po itong mga municipal fisher folk kasi sila po talaga yung heavily affected. Kasi in terms ng commercial fishing vessels po, nakakapalaot naman sila kasi yung commercial fishing vessels po, dun po yan sa beyond the 15 kilometers distance ng municipal water. So tuloy pa rin naman sila. Ang naapektuhan talaga yung ito pong mga mangisda sa municipal na kasulugan. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang kigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila, hanggang saan mang sulok, nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday 10 a.m.